Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga Kadabar Gods. Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol sa mga latest ganap ng TVJ and the Kadabar Gods at sa labas at sa loob na show. Ito na, simulan na po natin. First topic natin for today is, so simula po September 4, 2024, sa Buko Channel mapapanood natin ang iba't ibang mga programs ng mga Dover Cats. Simula kayo si Enwali, kay Min Mendoza, kay Miles Ocampo, and so much more. So ito guys, isa sa mga papakita natin dito mula ATM, Fiddles Wonderland. Ayan, makikita natin dyan sa gilid. Papakita ko na lang. So, yung main goals by 11:30 AM. Sa tanghalian naman, Pajak Princess alas 12. And especially guys, Okay Ka Perico, Daddy D. Dodo, Hibosing, and Daisy Shete, Taray Kambalilo, may Daisy Shete rin po sa Buko Channel na dating palabas po ng Sex Bomb. Will to Win, nandun din sa Buko Channel by 4:30. And uulitin uli yung Pajak Princess at Mingles ng 7 PM and Pajak Princess ng 7:30 PM. So, balitawanan, Tiwali Bayola, nandito rin po mismo sa Buko Channel. So, karamihan po sa mapapanood natin kung may Buko Channel po kayo ay mga programs and shows ng Dover Cats. Grabe no, mula RPTV, TV5, Buko Channels, and iba pa eh, talaga masasabi natin guys, lumalakas lalo po yung mga palabas at programa and shows ng Dover Cats Queens and Dover Cats Kings. Congratulations mga ka-Dover Cats. Ito pa yung isa sa mga good news para naman sa isang singing queens, dahil ito base po ito sa live ng TVJ YouTube channel. Ang sabi po dito, yung kay No Name, kakabukas ko lang ngayon ng live at nasa start pa lang ako. Gusto ko lang sabihin, excuse-am, grabe ka sa Love on Top, ikaw na talaga. So, yun po yung isa sa mga nakalagay at natsimpuhan ni Sam doon po sa live po sa YouTube channel po ng TVJ, na kung saan pinuri nga po siya sa galing niyang kumanta sa Love on Top. So, ang dami nag-aabang po sa kanya, kisang isa siya sa talagang inaabangan mismo kapag sa therapy na ang segments, inaabangan talaga siyang magkumanta, mag-perform, kasi isa din po siya sa gustong-gusto po ng mga bata, and then yung mahanga po sa kanyang mga kadalagahan. So, ang dami pong napapag-good vibes ni SQ Sam. Kaya sana dire-diretso at huwag siyang magbabago. Sabi dito, lagi din po kami nanonood ng TVJ at inaabangan po namin lagi ang therapy kapag kayo na po ang kakanta, padyak ng padyak daw po yung anak po niya sa tuwa. So ayun guys, yung sa mga revelation din, SQ Sam din to ha. Sabi ko nga sa inyo, yung isa sa mga gusto po ng mga bata, si SQ Sam, ang isa sa mga gamot sa nalulungkot ng mga kabataan. Kasi siya po talaga isa sa mga nakaka-good vibes pagdating po sa pagiging isang singing queens. Ito guys, sabi, lumabas kasi na nakaraan na parang hindi na nga daw ipapalabas sa GTV yung isa sa mga channel coverage ng Showtime. Pero dito, in-update po ng Hola, simula September 10 daw po is hindi mo na daw mapapanood tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado sa GTV ang Showtime upang magbigay daan sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Mapapanood naman ang program sa GTV tuwing Lunes at Huwebes. Samantala at tuloy-tuloy naman daw mapapanood ang Showtime mula Lunes hanggang Sabado 12 noon sa GMA daw kapamilya. OTV, KOL at I1TFC daw. Ayan, napakadami channel pero ganun pa rin, parang halos magkadikit lang po yung ratings mo ng Itbulaga tsaka ng Showtime, diba? So kasi ang NCAA Philippines ay is set to open its season on September 7 at the Mall of Asia Arena. San Beda University will open its title defense vid on the opening day against Hulls Lyceum of the Philippines University at 2:30 PM against De La Salle College of St. Benil. Ayan, nakaschedule kasi talaga yung pag-uumpisa na po ng NCAA, kaya naman natamaan po mismo yung airtime ng Showtime sa GTV. Sana nga, sabi ng iba sa comment section, natatawa na lang ako, sana nga daw wag nang ipalabas sa GTV ang Showtime. Kasi talagang wala naman din ang tutulong daw. Eh, pare-pares lang naman daw, napakarami ng channel, sana daw bawasan. Alam natin na may bayad din po yung mga
may bayad din po sila sa mga channel coverage na pinapalabas yung Showtime. At dyan po sila talaga babagsak, lalo na po mas mababa na ngayon ang kanilang nakukuha ratings at di na ganong in-demand ang Showtime. Di katulad po mismo noon nung nasa tupa sila, di ba? Mas lubagapak po yung ratings mismo nila ngayon. Isa pa sa mga issue po ng Showtime, eto, yung isa sa mga sikat na member po ng SB19 na si Estelle. So, eto guys, si SB19 Estelle ay parang meron kasi sumali po sa Kalook-alike ang bagong segment po ng Showtime. So, eto, Kalook-alike ka daw po mismo ni Estelle. So, ang dami po nagagalit po ng mga fans po ni Estelle dahil di umano, parang nag-explain po kasi yung isa sa mga sumali dito po sa Kalook-alike na sinasabi siya daw po ay look-alike ni Estelle. So guys, sabi po ni Jay Osiris, just to be clear, I myself is a big fan of SB19, my family, friends, and even God knows how much I love SB19. If you guys think I went to ABS-CBN to make Kuya Estelle na mabalik sa spotlight of bashing, I didn't join or audition the segment. I was scouted and invited. So, yung pinireveal po niya sa mismong post po niya sa Twitter, na scouted na daw po siya. Or sa Twitter or sa Facebook to sa comment section. So, na-invite daw siya para sumali daw po mismo dito po sa Showtime. So, and then the same time, hindi ko lang gustong tanggihan kasi blessing niya ni Lord to let me express my talent. Baka sa susunod din na niya ako bigyan ng opportunities. My biggest dream is even being noticed and to meet SB19. Nakakaya naman, may mabasa naman, baka pa talaga sa akin mabash ulit si Kuya Estelle. Sige po. So, kasi talagang, alam niyo yung itsura guys, kasi nagagalit po yung mga fans ni Estelle. Yung mga 18, nagagalit po mismo sa Kalook-alike. Dahil hindi umano, parang hindi naman daw kamukha po ni Estelle. Parang yung itsura kasi, alam naman natin na hindi siya mapaglait. Alam naman natin guys, na ayaw na ayaw po mismo ng mga 18 na may gumagaya dito sa Kalook-alike, sa itsura po ni Estelle. Lalo na po pag ganito po yung itsura. Ay, hindi ko alam ah, kasi ganito daw po yung isa sa mga itsura ni Estelle noon. Sabi lang po ng iba, kaya nagagalit po yung mga 18. And sabi po dito, may It's Showtime ABS experience. First of all, I want to say how grateful I am for the kind message from everyone. This will be my last post and the last time I check notification on all my social media accounts for a while. I'm quite sensitive to hurtful words, but I prepared myself for the possibility of negative comments before accepting the offer to be seen on national TV. I'm not upset by those who laugh at my appearance. Of course, our main goal at Showtime was to bring laughter and good vibes to everyone. What really broke my heart thought is seeing people create stories that somehow, because of me, Kuya Estelle might face more bashing. Especially with his recent issues about fame, shame, visuals still being fresh. It's painful to read comments blaming me, saying that Kuya Estelle will receive more hurtful remarks because of my appearance and nakakahiya daw sa fandom. With some even suggesting I should didn't have participated. FYI, ABS-CBN reached out to me. Sinabi niya yun ha, ABS-CBN ang nag-reach out po sa kanya. I didn't want to miss an opportunity. Hindi niya daw gustong tanggihan. Kumbaga gusto niya talagang pasukin itong Kalook-alike. But please stop accusing me of fueling the fire that might bring more negativity towards Kuya Estelle. I hope I made my fellow 18 proud by performing an SB19 song. And I'm incredibly grateful to my group Titans for showing me love and support. Thank you everyone. So, yan yung dalawang post ng sinasabi niya sumali po na 18 dito po sa Kalook-alike na segment po ng Showtime. Kada may bago silang segment, no, may mga isyong lumalabas na talagang nababash po yung mga contestants. And hindi din naman natin inaasahan dahil fans din daw po siya ng SB19 pero ang kinainis lang daw talaga ng mga fans dito, pinapakita niya daw kung ano po yung dating itsura. So parang ganun po isa sa mga ina-imagine ng tao kasi talagang noon is nababash din po si Estelle para po sa noong itsura po niya sa ngayon na naging fresh na po siya
as an artist, hindi naman mawawala po yun sa pag-aartista. Kailangan talaga magpapugi ka, magpahayos ka kung may problema, di ba? Para gumanda, pero mas okay talaga kung natural, pero talagang sa showbiz industry kailangan talaga good looking ka para tumagal ka sa industriya. Di ba? Mukha ka talaga artista, kaya nga artista ibig sabihin maganda't kwapo. And may mga hindi naman kagwapuhan pero talentado, and especially guys, magaling na komedyante. Di ba? Ayun ang sasabi natin guys, diskarte lang talaga yung puhunan sa showbiz industry. So ayun lang guys, isa update natin ngayong hapon na to. Thank you guys sa panonood, and see you for my next update video. Bye guys.